Hello mga boss, kumusta? Ngayong araw ay marami tayong trabaho, no? Aayusin na natin yung mga bolts ni KMX pati yung ibang mga parts. So, ito yung mga bolts natin. Makalawang na. Tapos puro langis pa. So, ire-replate ko lahat 'to. Tapos yung ibang mga kulang, bibilin na lang natin. Tapos ire-restore na rin natin itong mga plastic niya, itong airbox, fender, speedometer, pati yung wiring na din. So, tatapusin na natin ngayong episode na to yung lahat ng mga kailangang gawin. Para sa susunod na episode ay assembly na tayo ng buong motor. So, ang una natin gagawin itong mga bolts natin, ire-replate natin. Uunahin ko itong malalaki kasi hindi sila kasya dun sa container ng solution ko. So, ang una natin gagawin is lilinisan, i-degrease, tatanggalin lahat ng mga grasa. So, tara! Okay mga boss, after natin silang malinis, ngayon tatanggalin natin yung kalawang at old plating gamit yung muriatic acid. Gamit lang tayo ng respirator at mga gloves. Ito munang malalaki. Umpisa na natin. Guys, after nating ibabad sa muriatic, ngayon iwa-wire wheel ko sila para ma-ready na natin sa nickel plating natin. Okay mga boss, unahin na muna natin yung pinakamahaba. Ito yon. So, ibababad ko ulit siya sa 50-50 mix ng muriatic acid at distilled water. Okay guys, ngayon pwede na nating tanggalin itong una nating niluto, ano? Hello. Kinang. Makinang siya. Ayan guys. So, ito yung una nating natapos. Ayan. Makinang na siya. Compare siya. Ayan. Compare dito sa hindi pa na plate. Ayan. Iba na yung kulay, di ba? So, ayan. Patuyuin muna natin to. Okay mga boss, tapos na yung mga nireplate natin. Ayan sila. At maganda naman yung kinang. Okay, ngayon guys, ayusin naman natin yung mga black plastic natin. So, meron akong tetestingin na bagong product. Ito siya, yung Cerakote trim coat na pangsasakyan sa mga black plastic. So, tignan natin kung effective siya sa mga plastic ng motor na itim. Disassemble na muna natin tong airbox. So, ngayon i-disassemble na rin natin itong panel natin. And nandito yung tachometer, speedometer, tsaka yung temperature gauge. Meron itong tatlong screw sa ilalim na kailangan tanggalin at kailangan din tanggalin to. So, meron din itong screw sa loob. Maliit na screw. Guys, ayun yung screw niya, napakaliit lang. Huwag niyong iwawala yun. Tapos, meron pa tayong tatlong screw dito. Isa, dalawa,
tatlo. Natanggalin ko na rin itong mga ilaw, ano. Loosen na itong mga screw ng mga gauge. Okay, dahan-dahan lang. Temperature sensor. Ayan. Yung iba guys, nire-reset nila yung mileage ng mga speedometer nila, no? Pero ito, mababa pa lang naman tinakbo nito. Ayan, 16,000. Hindi ko na siya i-reset, tsaka masamang gawain yun. Huwag niyong gagawin yun. Kasi kawawa naman yung bibili. Hindi niya alam yung tunay na mileage ng motor, di ba? Okay, ngayon guys, lilinisan ko lang sila sa tubig at sabon. Okay guys, malinis na tong mga parts natin at tuyo na rin. Ngayon, pwede na nating i-apply itong Cerakote trim coat natin, ano? So, umpisa na. Itong rear fender guys. Okay guys, after 1 hour ay natuyo na, no? Ayan, wet look pa rin. Nag-improve naman siya guys. Hindi katulad dati. Ayan. Ito yung rear fender. Ayan. Makinis na, no? Kumigin na. Tapos, yung gauge natin. Yung cover sa gauge. So, ayan guys. Tapos na tayo sa mga black plastic natin. Okay, ngayon naman, install na natin yung mga needle bearings natin sa swing arm at sa mga linkages natin. Napakarami nito. Ang gagamitin natin grasa itong Molly Grease kasi ito yung recommended ng Kawasaki sa mga needle bearing. Pero hindi to pwede sa mga wheel bearing natin. Mahal itong mga needle bearing nito kaya alagaan na lang natin ng maayos. Una nating ilalagay yung dalawa dito. Try natin itong sa may gato. Ayan. Nilagyan ko na rin ng grasa to. Dalawang pirasong needle bearing yung dito naman. Ito yung isa, oh. Okay guys, tapos na sila ngayon. Grasahan na natin. Okay, ilagay na natin yung mga oil seal. So, after ko ma-install yung mga oil seal,
Ayan, pinuno ko pa siya ng grasa. Ngayon, pwede na natin install yung mga sleeve. Ito yung unang sleeve natin. Itong malaki. Okay guys, ngayon doon naman tayo sa swing arm. Okay, so na-install na natin yung mga bearings sa swing arm. Ngayon pwede na natin ilagay yung mga oil seal niya din. Okay. Okay, lagyan na natin ng grasa tapos lagyan na natin yung mga sleeve. Napakaraming piyesa ni KMX. Ayan guys. Okay guys, tapos na tayo sa swing arm at sa mga linkage natin. Next natin, yung fuel tank. Okay, so kaya nilabas ko ulit itong gas tank kasi ilalagay ko na yung mga sticker niya tapos i-clear coat ko sila para mas matibay at hindi kumupas, ano? Kasi itong mga nabili ko, hindi sila laminated. So, iliha muna natin tong gas tank. Okay guys, tapos na siyang maliha, no? So, para mailagay itong mga sticker, ilalagay muna natin tong mga bagong shroud para mai-align ko yung mga sticker niya dito. Ayan, yung mga nabili kong shroud, meron na silang kasamang sticker. Ayan, original na sticker to. Lagay muna natin tong shroud. Punasan lang natin ng alcohol muna. Okay, ang ganda. So, dun sa kabila naman, no? So, ayan guys, ready for clear coat na tayo, no? Ayan. Pero bukas na natin ituloy kasi magagabi na. Marami ng insektong lumilipad, ano? Okay guys, ngayon pwede na tayong mag-clear coat.
Okay guys, tapos na tong gas tank natin, ayan. So patuyin pa natin ng isang araw tapos ibabap ko siya para mas makinang ano. Okay guys, after natin sa gas tank, ayusin na natin tong wiring harness natin. Itong wiring harness, konti lang naman yung mga naputol. Kailangan lang siyang linisan at papalitan ko na itong electrical tape. So, linisan muna natin yung mga terminals, mga sockets, sa tubig at sabon lang din. Tapos, patuyuin lang natin. Okay, nabalatan na natin siya noon. Natanggal natin lahat ng mga tape. Yung mga lumang tape. Mukhang na-repair na siya dati, ano. Kasi marami siyang mga repair dito. Tapos, sobrang kapal ng tape. Ito yung natanggal na... Ito yung tinanggal kong tape, ayan. Makapal yung ginamit na electrical tape. So, palitan natin ng pang wiring harness talaga, yung manipis. Okay guys, tapos na tong wiring harness natin. So, ayun guys, no, nilagay ko muna yung mga accessories natin. Yung mga ilaw. Para matest natin kung maandar ba yung wiring. I-on ko lang tong power supply ko, no. Tapos, adjust natin sa 12 volts. Ayan. Ignition on. Tapos, yung handle switch natin. On lang natin tong headlight. Ayan, dim. Tapos, under na rin yung taillight. Low. At high beam. Maandar naman. Okay, ngayon yung signal light naman guys, no. Ayan. Ayan guys, maandar naman lahat. So, ayos na. Ito pala yung mga nabili kong signal light guys. Ayan. Pare-pareho sila ng haba. Kasi, ang alam ko yung mga KMX na lumabas sa Pilipinas, yung front signal light nila, medyo maiksi dito. So, ayan. Pero itong mga nabili ko pare-parehong haba. Kasi, yung mga European version na KMX, pare-pareho na yung haba ng signal light. Ayan. Pero pwede na rin, kasi stock lang din naman to ng KMX. Ayan. Mahirap din tong hanapin eh. Ayan. Made in Taiwan lang to, hindi sila original, pero maganda na yung quality. Dito pa lang sa wiring, ayan, maganda na yung wiring na ginamit. Hindi katulad ng mga gawang China, ayan. Pero ito okay naman sila. At matigas din tong part na to kung saan siya hihigpitan. So, ayan. Nabili ko tong mga signal light na to sa eBay pa guys, kasi walang mabilan sa Pilipinas. Pero last week may nakita na akong nagpost ng original na signal light, kaso mahal, 1,000 mahigit isang piraso. So ayan, next gawin na natin yung upuan. Okay, eto naman yung upuan natin, ano, mukhang okay pa naman siya. Palitan lang natin yung cover. Ito na yung foam natin, no? Mukhang na-repair na siya dito. Pero itong likuran, okay pa naman. Okay, ngayon linisan ko lang 'to ng mabilisan. Tubig at sabon lang din. Okay, ngayon guys, i-rugby lang natin yung natatanggal na part, ano. Okay guys, lagay na natin yung mga tornilyo niya, no. Pininturahan ko na, medyo makalawang na, ano.
foam natin. Tapos ito naman yung nabili kong seat cover, guys. Ayan. Okay guys, tapos na tong seat natin. Ayan, maganda naman yung pagkaka-stretch. Ayan. Ayan. So, ayan, madalang lang akong maglagay ng mga cover ng upuan. Madalas pinapagawa ko na lang to, kaya hindi pa ako ganun kabilis. Tapos, manual pa tong tucker ko. Kaya, ayan. Pero, okay naman yung result. Ayan. Halos tapos na tayo. Itong airbox, nagbago yung isip ko, no? Dahil yung pinagdikitan ng sticker ayaw matanggal, nakalitaw pa rin dun sa ceramic coating. Ginawa ko itong cover na to, pininturahan ko na lang siya ng matte black. Ganda naman yung result din. Kung napapansin nyo, kita pa rin yung pinagdikitan ng sticker. Ayaw talaga matanggal kahit anong liha ko. So, ayan. Pero yung mga ibang parts na naka-ceramic, ayan, okay naman yung result. Ayan na mga boss, hanggang dito na lang tong video na to. Marami naman tayong nagawa. So, sa susunod na episode, assembly na tayo ng KMX natin. So, ayan. Kita kids, ride safe sa inyong lahat.